part 2 po nung POV ko about life. So sinabi ko nga po dun sa part 1 na yung sinabi ng isang bilyonaryong mayaman na taga-Amerika, parang may segue po. Actually, tama po yun. Kaya lang, kung lalaliman po natin yung pag-intindi sa sinabi niya, medyo may konting mali po. Kasi ganito po yun. According to my POV and sariling experience po sa buhay. Kasi lahat naman po tayo entitled magbigay ng sarili niyang opinion. Gusto ko lang pong i-stress out na ang tao talaga may kanya-kanyang kalalagyan dito sa mundo. Kasi tinakda na po yun ng Panginoon eh. Kung lalaliman po natin, kung iisipin po natin yung konteksto ng fate at saka ng destiny, parang iisa lang po yun. Kasi para po sa sarili kong opinion, ang Diyos po talaga laging may kinalaman sa buhay ng bawat nilalang niya. Hindi po pwedeng walang may kinalaman. Talagang lagi pong may kinalaman ng Panginoon. Lagi po siyang may pakialam sa bawat tao. Kasi may mga tao po talagang ipinanganak na talagang mayayaman. May ipinanganak naman po talagang mahirap na nagsikap lang, kaya yumaman. Hindi ko naman po nilalahat. Kasi marami pong mayayaman na talagang kahit anong pilit nilang iparamdam na kaya nilang ramdamin, ang tunay na damdamin ng isang taong mahirap, 90% lang po kaya nila. Pero para sabihin 100%, hindi po nila kaya. Hindi naman po sa nagjudge ako ha. I'm not being judgmental. Kasi yun po yung realidad. Kasi hindi po sila dumanas ng talagang hirap. Kasi po, ang Diyos po, may inilagay na balanse sa mundo. Kasi kung walang balanse, sira po ang mundo. Hindi po lahat pwedeng mayaman. Hindi din po ginawa ng Panginoon na lahat mahirap. Kasi pag wala pong balanse, pariwara po ang mundo. May mga tao pong kahit anong sikap, talagang hanggang dun lang siya. Meron naman po talagang taong kahit hindi nagsisikap, umaahon ng buhay. Nasa ano lang po yan, nasa acceptance, nasa pagtanggap kung anong kalalagyan mo sa mundong to, kung anong meron ka sa mundong to. Kasi kung wala pong acceptance, kung wala pong grateful ang isang tao, kung wala siyang parang kakontentuhan, contentment, wala po. Hindi po magiging balanse. That's all guys. I hope anyone can relate.